It's ngernTV! Wow! Napakaganda pala dito sa Corona, no? Dang! Parang ano talaga, ang galing. Ganda! Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Nagdatingan na yung mga piyesa na binili ko para maumpisahan ang aking bangka. Bago tayo mag-umpisa, ito po yung mga drawings ko, mga design concepts. Ito yung bangka. At ito yung mga cross-section, mga original na sukat. Ito po yung mga drivetrain. Yan. Ito yung concept nung unahan. Ito ang scaled drawing ng bangka. Ito pa yung mga ano, iba-ibang mga drawings. Ito yung mas bagong concept ng bangka. Yung mga cross sections. At ito yung yung bangka. Ito naman po yung latest na concept ko kung paano ko gagawin yung drivetrain saka motor na ilalagay ko sa sa bangka. Lahat po yan, everything is subject to change. Let me try to explain kung ano ang what am I trying to accomplish by building this bangka. Pisa natin sa yung Philippine bangka, ano. So ito halimbawa yung bangka. Okay. Ang makina ng bangka diyan sa Pilipinas, no, ang makina nila nakakabit dito. Ganyan. So merong mounting bracket dito, tapos yung motor, no. Pagkatapos, meron ditong mahabang gehe na nakakabit sa propeller. See? So ganyan yung mga bangka sa Pilipinas. Sa akin, very efficient ang pagkaka-design niya kasi simpleng-simple lang yung mga parts, ano. Motor naka-mount sa gitna ng bangka, merong gehe, tapos nakakabit sa propeller, no. Ang mali dito sa design na to, no. Number one, tambucho, no. Ang tambucho. Lumalabas diyan. So anyone na nakaupo rito, bubugahan ng tambucho 'yon. Oo. Tapos ito, no, itong ginagamit nilang mga motors air-cooled. Ibig sabihin 'yan, kailangan niya ng hangin na dumadaan dito para lumamig. Naandito ang hangin. See? Hindi siya umaabot dito. So yung most likely, no, itong mga ganitong design, ang motor mag-overheat, madaling mag-overheat. Saka yung usok lumalabas doon sa loob ng bangka. So yun ang pinaka nakikita kong isang deficiency doon sa design ng bangka. Ang pangalawa ay yung itong propeller system saka itong rudder. Masyadong simple. Halimbawa, mayroong bato rito, no? Halimbawa, may bato dyan. Tapos, tinamaan itong propeller na to. Tanggal ka agad yung propeller na yan. Madaling masisira kasi baka lang na ganyan, eh. Oh. Walang protection. Yung rudder, ganun din, di ba? Nakalabas lang siya na ganyan. Tapos, nakaganun, mayroong nakakabit na kawayan. Ganyan, yun na yung pinaka, ano niya, yung control. See? Very primitive. Gumagana pero primitive. Saka dahil napakaliit nitong rudder,
mahirap kontrolin yung bangka, lalo na kung malaki yung bangka. Kung malaki bangka mo, kailangan malaki lang, malaki rin ang rudder. See? So, itong part na to, gusto kong improve. Saka ito, i-improve ko rin yan. So, ganito ang gagawin ko. So, sabihin natin mayroong bangka, no? Ito ang gagawin kong bangka, no? Ang una kong gagawin, itatama ko itong propeller na to, diretso. Oops. Ganyan. Okay? Tapos, maglalagay ako ng axle pataas, iko-connect ako sa motor na nakakabit dito. Meron siyang yung parang patungan. Okay? Tapos, kaya mas gusto ko itong design na ganito, no? Kasi, yung hangin, tatamaan siya ng hangin. See? So, yung chance na mag-overheat, marireduce yung overheating. At isa pa, limbawa, tambucho nandito, see? Hindi na tatamaan yung yung nakaupo dito sa side na to. Okay, kasi maliit na area na lang to eh. Pwede mo nang gawing tong storage. Please like and subscribe. See? Pwede mong gawing storage 'yan. So, ito ang de-developing ko itong drivetrain na to, pag ganyan, saka ito. Yan. Tapos, lalagyan ko siya dito ng pang-depensa. Yan. Para pagka, alimbawa, may bato rito, right? May bato dyan. Ang tatamaan, itong keel. Ang tawag dito, keel. Yan. Ito, walang keel sa bangka ng Pilipinas. Na-notice nyo ba yun, mga katropa? Walang keel ang mga bangka. Ang pumalik kasi sa keel ay yung outrigger. No? Kasi yung keel, kaya nilalagay sa mga bangka yon para hindi hindi mag-roll yung bangka. Halimbawa, ito yung yung bangka, ito yung bangka. Yung roll, yung ganyan. Sa tabi, left and right, gumaganon. See? So, ang keel, ang purpose talaga niyan para mabawasan yung roll, yung rolling. Okay, ito yung rolling na ganyan para mabawasan. Pero dahil ang bangka natin flat bottom, nakaganyan yan, flat ang bottom niya. Kaya hindi siya masyadong nag-roll. Hindi siya nag-roll. Tapos nilagyan pa ng outrigger, lalong matibay na siya, very stable na siya. No? Ganun ang bangka natin. So, i-maintain ko itong ganito. Mayroong flat bottom, pero dadagdagan ko ng keel dito. Yan, ganyan. Pang-protekta doon sa propeller. See? Tapos, dadagdagan ko rin ng mas magandang rudder system. Okay? Ang iniisip kong rudder system, yung nire-research ko na yung di manibela. Okay, maglalagay ako dito ng manibela na ganyan, tapos ko-connect ako yun dito. Merong control dito na sliding gear rack. Okay? So ganito ang mangyayari sa bangka ko. Itataas ko ang motor para matatamaan siya ng hangin, no? Tapos baka lagyan ko siya dito ng cover, ganyan. Ganyan. Okay? Tapos lagyan natin ng air. Yan, ganyan. Parang ganyan. makaka-improve sa handling or maneuverability ng bangka. Kasi one of the yung pagkaka deficient ng bangka sa Pilipinas yung maneuverability. Hindi siya madaling ma-maneuver. Kasi nga, ang design is for fishing, di ba? Pag fishing, siyempre, gusto mo yung hanggat maaari, ang bangka mo steady lang.
saka hindi yung ano, hindi yung masyadong gumagalaw sa alon. Kaya ang design ng bangka natin ganoon, merong outrigger para stable siya. Ang ano lang, ang problema lang, dahil nga hindi na i-improve itong ano, hindi na i-improve ang ito, yung ating rudder assembly saka propeller assembly. So, dalawa i-improving ko, no? Yung motor, tataas ko. Okay? Tapos, itong magdi-design ako ng magandang parang rudder system. Okidoki! Okay, so umpisahan natin dito sa mga parts na to. Ito po ay yung ano, yung tinatawag na bevel gear. At ayan, eh ano yan, naka right angles. Paganyan. Nakikita nyo ba? Ganyan. So, bumili ako ng apat nito. Mas maliit ito, ang bore nito eh 1/2 inch. Tapos ito naman, mas malalaking klase. Ang bore naman ito eh 3/4 of an inch. Okay, so itong dalawang klaseng bevel gears ang gagamitin ko. Bumili ako nitong O-ring assortments. Okay, para i-waterproof ko yung ano, yung mga parts. Okay, so please like and subscribe. Okay, ano pa? Ito, mga nuts. Okay, ito eh, ano, coupler. Ano pa? Marami pa. Mga, ano, die. Ito, yung left hand na die para ikakabit ko yung mga nuts na left hand din. Okay, bumili ako nitong propeller na to. Dalawa tong nabili ko, pero mukhang itong isang to hindi ko magagamit. Nagkamali ako ng bili dito. Unang-una, masyadong mataba yung base. Tapos, ano siya? Counterclockwise, pag ganito ang ikot niya, ganyan. See? Pag ganun. Eh, mali. Dahil ang ano ko, ang dinidesign ko, eh, clockwise. Pag ganito. Yan. So, palagay ko, most likely ito ang gagamitin ko. Konting torno lang kasi ipifit ko lang siya. Okay. Tapos, ano pa? Mga, ano ba ang tawag dito? Yung, di ko matandaan. Ito yung, ano, bearings. Okay. Ito nga pala, bumili ako nito, mga aluminum rods. Ito ang gagamitin kong mga axle para sa aking bangka. Okay, bumili ito pa nga pala. Bumili rin ako nito. Forstner bit para sa ano, gagawa ako ng wooden frame para sa yung drivetrain dito, itong ginagawa ko to. Mamaya na sa kanyo makikita. Ang gagawin ko dito sa propeller na to, no, i-modify ko siya kasi medyo hindi tama ang sukat. Unang-una, yung bore niya doon sa gitna ay 12 millimeters which is only about 0.47 inches. So, ang gagamitin ko eh 1/2. So, lalakihan ko pa ng konti yung butas niya saka ito, tatanggalin ko to. Itotorno ko itong part na to, tatanggalin ko siya para lalabas yung ano, yung rod, pag ganun. Yung 1/2 inch na rod. Okay. Oh,
Okay, mga katropa, tapos na. So, ang ginawa ko, pretty much, tinapyas ko tong dulong to. Okay, tapos nilakihan ko yung butas ng konti. Kasi 12 millimeters to eh, which is only 0.47 inches. Eh, ang kailangan ko, 0.5. So, sandali lang, nilakihan ko lang yung bore niya to 12, no, not 12, but 1/2 inches, 0.5 inches. Okidoki. So, ayan, pumapasok na ang, ano, ang 1/2 inch na rod. So, ang gagawin ko naman susunod, itong malaking, itong malaking bakal na to, aluminum, itotorno ko rin siya na para ganitong kalaki. See? Bago ko umpisahan yung pagtotorno, maglalagay muna ako ng butas para sa isang pin na hahawak sa propeller pag nilagay ko na siya. Naku po! Ang purol ng aking lagaring bakal. Kailangan ko nang bumili ng bagong blade. I wanna stay with you.
I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Alright. Ayos na. Naipasok ko na. Kailangan ko lagyan ng thread doon sa itaas. Tapos, doon sa ilalim pa. Okidoki. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!